Hello! Hello, hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. For today's video, share ko sa inyo itong mga nagagandahang mga bagong dahon na lumalabas sa mga halaman natin. Ganda niya, girls. O, nagkislap-kislap itong Milano Chrysum. Ganito yung itsura niya pagka bagong labas. Para siyang micans. Ayan, no? Parang micans. Super liit niya. Tapos, yung parang brown yung dahon niya. Parang feeling mo pabulok. Pagka, ano siya, pagka gabi, kala mo may sira yung dahon niya. Pero, pag tinignan mo ng maigi, ayan, oh, kumikislap-kislap yung dahon niya. Ang ganda. Wala nang tatalo pa pag mga bagong dahon na lumalabas sa halaman natin. Ang ganda ng, ano niya, oh, may mga islap-islap na nangyayari. Yan. Ito si Milano Chrysum. Next natin, itong mga bagong dahon. Ito ni Jasmine. Ayan, oh. Ang ganda ng mga bagong dahon ni Jasmine. Oh. Ang dami na niyang pink bar. Nung nakaraan, more on white yung mga bagong dahon niya. Ngayon, puro pink bar naman yung lumalabas. Ang ganda, oh. Ito parang nakatiklop pa siya. Ba't parang may mantika yung kamay ko? Ayan. Ganda ng kulay niya, oh. Kaka-inlove itong Jasmine na to. Tingnan mo yung maramihan. Puro pink yung mga nasa ibabaw. Pinaparami ko yan dito. Ayan. Ang ganda ng pagkakaano niya, oh. Yan ang nakakatuwa pag mga makikita mo yung mga bagong suloy na dahon ay super ganda. Yan. Pagmasdan natin ang mga bagong dahon ng halaman natin, makukulay. Hindi siya kamahalan pero talagang ma-appreciate mo yung ganda. Yee, ganda. Next natin itong milk confetti natin dito ng super ganda rin ng bagong labas na dahon niya. Ayan yung susunod pang dahon na palabas pa lang. Pero ito yung pinag-anuhan niya, oh. Pinagsundan niya. Ang ganda ng dahon. Ganda ng variegation ng milk confetti, oh. Natatandaan ko dati, super mahal nito. Thousand pa to ngayon. Napakamura na lang. Ganda. Pero ito yung bagong dahon. Dito tayo mag-focus sa bagong dahon. Kasi natutuwa ako sa mga bagong dahon na lumalabas sa mga alaga natin dito. Kahit medyo ano, busy tayo eh. Ano pa rin, naalagaan pa rin ng maigi. Char. I-next natin itong super gandang bagong dahon ni Ataba Puense Philodendron. Ano mo naman, oh, sobrang haba, oh. Oh. Di ba nung binidyohan ko to about sa care tips ng Ataba Puense, sobrang liit pa niya. Iyan ang kinaganda niya talaga, oh. Burgundy yung likod niya, oh. Tapos sobrang laki niya na ngayon. Diba? Ayan, oh. Burgundy na yan. Ayan yung bagong dahon niya, ito. Kasi, may palabas na. Ito, nakikipol to, oh. Nakikipol ka, be. Saan ka punta, be? Laki niya, oh. Kakatuwa. Ang ano pa niya, hindi pa siya masyadong mature. Kasi, ang lamot pa ng dahon niya. Pero may pasuloy ng isa, oh. Kakatuwa, oh. Diba? May susunod na agad. Ganda ng likod niya, oh. Ito si Talicogenic, eh. Parang kamukha siya ni Bilitay. Pero, ano siya, yung likod niya, oh. Burgundy. Super laki ng bagong dahon, oh. Sobra sa, ano, isang dangkal. Next ko ito si super gandang Painted Lady. Ito yung bagong dahon niya. Ito yung pinag-anhan niya. Ito yung bagong dahon niya, girl. Ay, ano to? Ay, akala ko, ano eh. Dumilan pala. Ang ganda ng bagong dahon niya, oh. Talagang nakakaano yung dahon niya. Nakaka-amaze yung variegation niya. Pak. Gigigilak sa kulay mo, bebe. Lalo na pag maaraw dito banda sa kanya. Sa morning kasi dito. Hapon na kasi ngayon, kaya ano na, hindi na masyadong kita yung ano niya. Gaganda ng mga dahon yun. Mga lumalabas. O, yan. Ay, parang nasilip ko yung may bagong dahon nito ni ano. Next natin ito. Ito, kawawa naman to. Lagi kasi siya nauuhaw. Pinropagit ko na siya. Tapos, nauuhaw pa rin siya. Eh, wala akong mapagtusukan sa kanya ng ano. Kailangan kasi direct. Ano to? Naawa ko sa'yo, be. Ipropagate ko na lang to hanggang doon sa ano niya. Tapos, papalitan ko ng paso. Kasi, malamang sa malamang, punong-puno na yung ano niyan, paso ng ano, ugat. Kasi lagi na siyang nauuhaw. Eh, ang init pa naman dito, direct sun dito eh.
ang gagawin ko siguro sa labas ko na lang itatanim, sa direct soil ko na lang yun itatanim. Kasi hindi siya pwede sa paso. Napipigilan yung paglaki niya. Sayang oh, nagandahan na to nung isang araw eh. Na-video ko to nung isang araw, ang ganda niya na eh. Sayang. Wow, ano naman to si ano? Ficus. Sayang. Dito tayo sa nagagandahang ruby. Ayan oh, ito yung bagong dahon niya. Kaya natutuwa ako dito sa ruby pagka kahit doon sa ano dito sa Black Prince kung malaki dito. Ayan oh. Lalaki ng dahon niya. Pag nagbabagong dahon niyan, ang taas na niyan oh, sobrang taas na. Natutuwa ako kasi sobrang kintab ng bagong dahon niya, kaya nakakatuwa to po nasa ng pampakintab kasi. Ang ganda niya pag bagong dahon. Ayan oh, hindi siya masyadong makintab. Unlike dito, super kintab, 'di ba? Hindi yan pinunasan. Kasi yung mga katabi niya. Yeah, malikabok yung mga katabi, yung mga dati niyang dahon. Pero siya oh. Doon tayo sa mga bagong dahon. Ang ganda. Pangtanggal yan ng stress. Yan, ganda ng variegation niya, besh. Oh. Tapos may bagong pasuloy na ulit. Ito nga oh, parang sunod-sunod na yung dahon nito ni ano eh, Black Prince. Kaya ito, ito yung pinag-anuhan nila, pinaghubaran ng ganito oh. Kaya naglalaglagin yung mga ganito. Mga pinaghubaran niyan, tanggalin ko. Next natin ito, bagong dahon din niya. Black na black ito si Homa Lumena. Black Homa to. Ito yung mga dahon niya dati. Pero makintab siya oh, kahit di mo siya ano punasan, ang kintab niya oh. Yan oh. Ayun yung mga bagong dahon, ay mga lumanyang dahon. Ito naman si bagong dahon, nakakatuwa oh. Kasi mas malaki na siya kaysa dito sa mga ano niya, mga lumanyang dahon. Dami na rin ito. Ang lush mo na, be. Bigla kang nag-lush ha, nung nagtag-init. Nung nakarang tag-ulan, parang di kita nakakitaan ng bagong dahon. Ang kintab ng bagong dahon na, no? Ang cute, kasi pusong-puso talaga siya. Next natin itong bagong dahon ni Variegated Philodendron Heteraceum. Ayan, oh. Ang ganda ng bagong dahon. Nagma-marble yung variegation niya, unlike dito sa isa, oh. May pagka-chunky. Ito naman marble. Ang ganda niya. Bagong lagay ko lang to sa pole kasi, ano, humaba na siya. Napansin ko lang. Kaya nilagyan ko ng pole. Aba, ang bagong dahon naman niya, oh. Nagpakitang gilas naman siya, besh. Ganda ng variegation. Medyo pricey pa ito nung nabili ko. Isang dahon lang. Oh. Pero buti na lang. Hindi naman nakakapangsisi kasi dire-diretso yung variegation niya. Yan. Next natin, bagong dahon ay etong nandito. Apakaganda mo naman dyan. Hoy! Hoy, ang ganda mo dyan. Ganda ng variegation na lumabas sa kanya. Oh. Kasi yung mga dati niyang variegation, eto. Hmm. Kasi ayoko siyang ilabas ng pwesto. O ilipat ng pwesto kasi baka mamaya ngat-ngati na naman ang ano, favorite siya ng ano, ayan o. Oh. Ayan o, oh, favorite siya, minat-ngat siya doon sa pwestong pinaglagyan ko. Kaya, mas safe siya dyan. Pero, bagong dahon niya ay maganda na yung variegation. Kasi yung last na dahon niya ay walang variegation kasi natatakpan siya ng constellation ko nung nakaraan. Ngayon, dyan na siya yung pwesto niya. At nagpakitang gila siya dyan ng bongga. Oh, ang ganda ng variegation. Yung mga susunod, parang may bagong dahon pa. Ay, wala na. Ambisyosa. Next natin itong napakaganda na ito. Huwag kang matutunaw ha. Ang ganda niyo. Tatlo sila dyan. Ito nagigigilak sa'yo. Heart na heart ka. At lalo na ito. Wala, nag full moon siya girl. Ayun oh, nag full moon sila. Ito hindi pa masyado eh. May konti pang akurot eh. Ito talaga full moon siya. Wala, huwag kang matutunaw dyan ha. Papahabain kita ng gusto. Ayun yung mga old leaf niya. Diba ang ganda? Ang ganda ng mga bagong dahon nito. Ito yung mga, yung iba niya. Ayan o. Oh. Pero siya, gandang-ganda siya dyan. Ito, nagmamaganda rin siya dyan. Ito si Variegated Carry. Ay, oh, nakakatuwa yung variegation niya. More lights lang ang sikreto dyan. Pero huwag kang matutunaw, baby. Ha? Di, pero hindi pa naman ako nakakita ng nagtutunaw na ano, na hoya. Hindi ko pa naman, kasi yung mga ano ko, yung isang karnosa ko ay hindi naman nagtutunaw yung variegation niya, yung variegated kahit na nagpo-full moon. Next natin ito, nagmamaganda dito. Ito si Red Sun. Hindi ko sure kung bakit ganito yung lumalabas sa kanya. Itong isa parang nag-golden yung ano niya, yung dahon niya. Ayun oh, tingnan mo yung mga dahon niya oh. Ano kasi to, galing China plants to,
Kaya ganyan yung mga lumalabas sa kanya, oh. Pangit yung pagkaka-cultured nila. Pero yung mga lumalabas naman talagang mapapawaw ka naman talaga, oh. Ang tingkad ng pagka-red niya na may pagka-orange red, parang ganun. Tapos ito naman nag-golden naman. Ganda mo, be. Dati marami akong binili nito, mga 10 paso ata, napaubos ko na. Pero hindi na ulit akong kumuha kasi yung mother plant na nabili ko sa kanila, yung hindi ko binenta, yung mother plant ko, nagkaroon ng mga ganito. Kaya hindi na ako bumili niyan kasi ayoko naman ipakalat yung mga ganitong ano, yung mga ganitong halaman. Pero syempre tingnan mo naman, napakaganda naman ito, oh. Sana magtuloy-tuloy na siya na ganyan, na wala nang ganito, oh. Tapos iba-ibang kulay yung lumalabas na dahon, nakakatuwa. Next natin ito, oh. Napakaganda ng kulay niya, oh. Crush na crush ko talaga itong ano na to, dracena na to. Ito si fragrance dracena. Ang ganda ng kulay niya, oh. Yung pagka ano niya, mint. Mint niyang variegation sa gilid. Napaka-cute. Diba? Lalo na pag nasisikatan niya ng araw, naku, tanggal talaga yung stress mo sa umaga. Ito pa yung isa na red sun. Ito naman red na red naman. Ito mga green. Pero medyo okay yung ano nito. Hindi masyadong may mga brown. Ay, may mga sira-sira. Okay naman siya kahit paano. Ayan, palabas na yung mga bagong dahon niya. Nakakatuwa. Diba? Oh, for keeps ko na yan, eh. Ang cute. Ito naman yung next natin, yung syngonium aurea. Ito yung dati niyang dahon. At ito yung palabas. O, nakakatuwa yung variegation ng palabas. Ayan, oh, yung bagong dahon niya, besh. Ang ganda ng bagong dahon niya, besh. Green. Green yung gilid. Ay, green yung half. Tapos, parang, ano, yan, aurea yung kabila. Ayan yung mga dahon niya dati, ang liliit. Ito yung nag-full moon, ay, yung nag-revert. Buti na lang, bumalik siya, oh. Oh, diba? Ganda ng variegation na palabas. Nakakatuwa yung bagong dahon niya. Next natin itong Syndapsus pictus na to. Oh, diba? Diba ang kulay niya? Oh, ito kasi ang variegation nito ay blister variegation. Yun yung variegation niya. Diba? Oh, pagka tinatamaan ng araw, diba, nagpapatong lang kasi yung blister niyan. Air bubbles lang yan. Kaya nagkaroon ng blister variegation yung mga dahon ng halaman natin. Dahil sa air bubbles, napagigitnaan yung air bubbles ng pigments, ng green pigments, kaya ganyan siya, oh. Nagkikislap-kislap yung mga dahon niyan. Ganda, 'di ba? Tapos ang lalaki ng mga bagong dahon niyan, oh, tingnan mo. Oh, 'di ba, ang lalaki niyan. Marami na akong na-propagate dito sa mother na mother na mother, super mother. Marami na tong apo. Yan, oh, super cutie. Pinabigay ko doon sa mga nabili sa akin sa Shopee. Ayan, ayan. Yan, ah. Ang laki din ng variegation. Ito yung ano, normal na heartleaf philodendron. Pero ang nagagandahan ako sa kanya pag bagong dahon. Oh. Parang kumikislap-kislap yung ano niya, dahon niya. Ang ganda ng bagong dahon niya. Ito yung luma. Oh. Ang laki ng mga bagong dahon. Naka-pole yan, eh. Kaya lang naputumba na yung pole. Oh. Ang cute. Next natin itong, ay naku, si silver dragon. Ito, pinropagate ko to ng bonggang-bongga naman nakaraang buwan. Ay, lumabas na yung mga bagong dahon niya. Oh. Dati, nung pinropagate ko to, dalawang dahon na lang natira sa kanya. O, ngayon, lush na siya uli. Lush na siya uli. Ngayon ko lang napansin. O, gustong-gusto niya yung pwesto niya dyan. Naka-elevate siya. Tapos, mahangin yung pwesto niya dyan. Tapos, puro halaman. Ay, ano to? Nagbabrown na to. Ano to? Ay, alocasia. Bakit may brown dito? Ayun. Ano na? Mother na. Old leaf na ni alocasia to. Ay, buti lumalaki ka na dyan, girl. Ayan, yung mga bagong dahon niya. Nakakatuwa yung bagong dahon, oh. Diba? Ganda ng silver dragon. Talagang gugustuhin mo. Meron ako nakikita nitong nagbebenta ng ganito. Ano daw, variegated daw itong silver dragon. Hindi yan variegated, ah. Yung ganyan, oh. Ano yan, parang mechanical damage yan. Hindi yan variegation, grabe siya. May makita lang na ganun, eh, variegated na. Tapos ang mahal ng benta niya, 13,000. Yan, oh, hindi yan variegation. Yung ganyan. Nagaganyan talaga sila pag nagkakaroon ng mga mechanical damage, pag nauudlot. Yung pag, ano nila, pag unfurl. Yan, ang cute. Next natin itong, super lucky naman ito, oh.
Napakalaki nitong rabbit ear na to. Ano yung nasa kamay ko? Kala ko lamok eh. Ayun yung si rabbit ear. Oh, ang laki. Kamukha na siya ng rabbit oh. Yung rabbit ko doon. Ito, sobrang laki din oh. Wala, ang laki ng mga lumalabas sa kanya. Ito, tingnan ko nga to. Bakit nagda-die off yung ano niya? Ay hindi. Dami niyang dahon. Ito si Sanderiana. Ang laki ng bagong dahon ni Sanderiana oh. Bagong dahon din to oh. Kasi ang kislap, ang kintab. Ay, meron pala dito bagong dahon si Sanderiana. Ayan oh. Ang cute. Nagkukutan ako dito kasi ito oh, yung ano niya, yung petiole niya ay zebra. Next natin ito, ang ganda ng Mycans. Ganito yung ano, yung sa Milano Chrysum, kamukha ni Mycans oh. Diba? Yung kanina, yung sa Milano Chrysum natin. Pero yung harapan niyan ay hindi. Yung likod ay kamukha talaga ni Milano Chrysum. Yung harapan, hindi siya ganun. Ang kislap din oh, di ba? Ito yung mga bagong dahon ni ano. Ni Mycans oh, di ba? Ang cute ng talikogenic din to eh. Ang cute ng likod eh oh. Kahit, ayan, bagong dahon to. Diba? Ang cutie. Kakatawa ito. Pag may mga bagong dahon na lumalabas si Mycans. Ito rin. Ang cute din ito. Sama na natin to sa... Iba rin yung bagong dahon niya. More green yung... Ay hindi. Iba yung dahon niya sa... Oh, iba. Yung mga bagong dahon niya. More on kita yung ano niya. Oh. Veins niya. Ito ma-red naman yung gitna. Ito hindi masyado. Puro veins yung mga more red. Ang cute. Tagal na niya nawala eh. Bigla na lang siyang bumalik ulit. Nagbabalik loob sa akin. Next natin itong napakaganda naman. Napakaganda naman talaga ni Golden Orlando. Oh. Ang kintab ng bagong dahon niya. Oh. Gusto ko talaga yung bagong dahon ng Golden Orlando. Kasi yung mga luma niya dahon hindi masyado makislap. Ito pag tinatamaan ng araw talagang napakakislap. Itong nasa gitna niya. Ano to? Ayan o. Oh, ang ganda ano. Parang katulad nito. Yan mga bagong dahon nito. Ang ganda rin. Ay, ikaw din? O sige, ikaw din. Sama na kita. Ayan o. Oh, baka magtampo ka pa eh. Ayan. Ito full moon to. Oh. Ito naman si Triangularis. Nagpapapansin. Ayan o. Oh. Ang ganda rin ni Triangularis. Oh. Ayan. Silang dalawa o. Oh. Sige na. Para di ka magtampo. Ayan. Ang cute nila. Mga bagong dahon nila. Next natin itong nandito. Ayan. Oh, ay! Si Black Majesty ay super ganda. Oh. Super kintab ng bagong dahon niya. Oh. Ang cute ng bagong dahon niya. Oh, ang cute. Ang lambot pa. Kakatuwa titigan to. Ito black na black talaga. Oh, yung old leaf niya. Black na black talaga. Ito may pagkamaroon pa. Kasi bagong dahon pa lang yan. Ang cute. Kakatuwa. Ito si Jopay. Natutuwa din ako dito. May bagong dahon siya. Oh. Bumalik ko siya doon. Hello, bebe. Ayan na. Oh. Naglalagay siya ng dahon ng ano. Kahit kulay green. Mahangin kasi ngayon. Ayan o. Oh. Dahon ng bayabas. Uy, may bago ka na ulit dahon. Ayan, pinapaakit ko yan sa pool kasi. Tingnan mo naman ang dahon nito. Oh. Parang yung sa dagat siya. Pagi. Pagi ba? O yun, pagi nga. Ayan o. Oh. Ang cute ng bagong dahon ni Jopay. Ay, oh. Lumalaki na yung Jopay natin. Ayan o. Oh. May bago na naman siyang dahon ito. Tapos may palabas na naman dito. Pero parang hirap siya dyan. Parang kailangan ko siyang lagyan ng pole dyan. Kasi gusto ko siyang paakyatin doon. Kaso parang hindi niya kakayanin umakyat. Iikot ko nga. Yan. Baka gusto niyang ganun. Kasi nagtutwirl siya eh. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Nagtutwirl. Ayan. Sige, magpakarami ka dyan, bebe ha. Akyat din siya dyan sa ano na yan. Ay, ang ganda rin ito oh. Mga bagong pito, yung mga bagong pito niya. Mga bagong daw ni pito niya oh. Mapupuno niya na yung pato. Ang konti lang nang ilagay ko yan dyan. Parang 50 pesos ko lang yung nabili. Ngayon, napakarami na niya oh. Lalo na ito oh. Punong-puno na yung paso niya oh. At ang lalaki ng daw na lumalabas sa kanya. Ito yung mga old leaf niya oh. Ang liliit, diba? Itong mga bagong dahon oh. Ang cutie ng bagong dahon oh. Talagang ma-veins talaga siya. Punong-puno na siya yung paso. Ito yung isa. Hala, punong-puno na rin oh. Hala, ang ganda niya.
Ala, ang ganda niya. Pero parang nag-green siya. Ito yung mga luma niyang dahon, ayun o. Pink-pink, ganun, ayun o, pink. Pero parang nag-pipink yung veins niya. Tapos green o, yung ano niya, leaf. Ang ganda yung isa rin o, puno na rin. Hindi ko naabot. Nihingal na ako, hindi ko naabot eh. Ay, ito naman si Global o. Ang cute din ang bagong dahon nito ni Global. Meron akong, ayan o, ang ganda. Hindi siya si Manjula ah, iba si Manjula. White naman yung variegation ni Manjula. Ito naman parang nag-green on green itong si Global na to. Si Global Photos, ayan o. Parang green on green siya. Kasi kulay green na siya, pinatungan pa siya ng green. Pinatungan ng light green, parang ganun. Ayan. Marami na akong na-propagate na ito, marami na akong na ano nito na pull out. Pero hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako sa variegation na dala niya. Ayan o. Next natin ito si Shiflerang, super beautiful. O, iba yung dahon niya sa luma niya. Ito yung kulay ng luma niya. Ito, parang urea yung kulay ng bago niyang dahon. Ang ganda o. Ito yung mga luma niya. Ang cute ni Shiflera. O, diba? Cutie. O, diba? Ang cutie rin ng bagong dahon. Nakakatuwa titigan tong bagong dahon niya. Kahit nagpo-full moon yan, di yan natutunaw. Sana hindi nga magtunaw. Pero yung mga old leaf naman yan, hindi naman nagtunaw. Ganda pa rin. Ito rin, napakaganda rin itong bagong dahon na to. Kakaiba yung kulay niya. Ma-yellow-yellow siya. Na may pagka-silver. Diba? Ang ganda. Kakatuwa itong bagong dahon na to. Ito si Silver Sensation, kaya ganyan siya. Pag bagong dahon siya, ayan katulad yun. May pagka-yellow. Tapos mag-color change siya sa silver. Tapos nag-green. Ayan. Ayan, pa-fade na yung silver niya. Nag-green na siya. Ayun yung old leaf niya. Green na talaga. Ganda, no? Ito, next natin. Itong nagmamaganda dito. Hindi ko pa napopropagate hanggang ngayon. Ito si super matured ko ng Florida Ghost. Ganda ng kulay niya, oh. Minty ang kulay niya. Pero yung Florida Ghost Mint, iisa lang yun ha, tsaka yung Florida Ghost, iisa lang yun. Iniba lang nila para magmukhang additional na bilihin na plants. Pero same lang yun. Pero nagbabary lang siya sa kulay kasi depende yun sa place mo, depende yun sa pinaglalagyan mo, tsaka sa ilaw na nare-receive niya sa'yo. Kung gusto nyo malaman yung all about sa pag-aalaga dito kay Philodendron Florida Ghost, meron akong video nito kung meron kayong bagong halaman na Florida Ghost. Ayan yung video na yan. Ayan.